Hello mga friends! Welcome to my channel! Kung kayo bago lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa sunod pa nating videos. Ngayon ang lesson natin mga friends ay the mean, mode, and median of ungrouped data. So ito po ang kilala bilang mga measures of center or measures of central tendency. No? Isa po ito sa mga pangunahing lesson sa statistics. So, ungrouped data po ang pag-aaralan natin. Ibig sabihin, yung data natin dito ay hindi pa po siya naiayos. Like, hindi pa natin siya na-tabulate or na-group or nalalagay sa table. Kumbaga, yung data natin ay kung ano yung natanggap na data, yun po ang diretsong kuhaan natin ng mean, mode, at median. So, meron din naman pong mean, mode, at median para sa group data. So, usually po yung group data, data po siya na pangmaramihan. Kaya kailangan po siyang iisa-ayos into table or ginugroup po siya. So, ito po usually yung data natin ay mas kukonti po kumpara dun sa mga data sa ating group data. Okay? So, ang una po nating aralin ay ang mean. So, ang mean po ng ungrouped data, so kunwari meron po tayong data na 12, 5, 8, 10, 8, 9, at 11. So, sabihin na po natin ito ay mga ages ng mga bata. So, kukunin po natin dito ang mean ng mga numbers na to. So, ang formula po pala ng mean para sa ungrouped data ay mean, usually denoted po yan ng barred x. Okay? Tapos, yung formula po niya ay summation of x over n. So, itong summation sign na to po ay yan ang tinatawag na sigma sa Greek na alphabet. Okay? So, pag nakakita po kayo ng ganito sa statistics, usually po, nagdi-denote po siya na magsasum po tayo ng mga numbers. So, in this case, itong x na ito ay itong lahat ng bawat isa sa mga data nito ay x po yan. Ito yung unang x, pangalawang x, pangatlong x, kumbaga x sub 1, x sub 2, x sub 3, and so on. So, depende po sa values or data under consideration. So, in this case po, ang kukuhaan po natin ng mean ay itong lahat. So, ano po yung mean ng lahat ng data na ito? Okay, kung susundan po natin ang ating formula, summation po raw ng lahat ng x, so add po natin yan lahat, divided by n. Itong namang n ay kung ilan po ang data or values na ina-add natin, yan po ang ating n. So, yan n po ay ang dami ng data na ina-add together. Okay, so meron po tayong summation of x, ibig sabihin, add po natin yung 12 plus 5 plus 8 plus 10 plus 8, plus 9, plus 11. Okay? Over, or divided by, n. Itong n po, ito yung dami ng data na ina-add natin. So, meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na values po yung ina-add natin. So, pag kukunin po natin ang sum ng lahat na yan, so total po yan ang 63. So, over 7. So, ibig sabihin po, ang mean natin ay 63 over 7 or 9. Okay, so, yung mean po natin ay 9. Okay, so, pupunta na po tayo sa mode. So, sa mode naman po, yung, ang mode naman po ng ungrouped data ay yung
value sa data set na nag-a-appear ng mas maraming pagkakataon kumpara sa iba. Pag dito po, kung susulat natin yan ulit, 12, 5, 8, 10, 8, 9, 11. So kung titingnan po natin itong set ng data na ito, makikita po natin na lahat po ng numbers na ito ay nag-appear only once, except po sa 8, which is nag-appear po siya ng twice. Dalawang beses po siya. As compared sa iba na, once lang po nag-appear. Therefore, ang mode ng set ng data na ito ay 8. So, ganyan lang po kadaling malaman ang mode ng set ng data. So, paano naman po pag, kunwari, meron tayong 12, 5, 8, kumpara, kumbaga yung data pa rin na yan, at meron pong nadalagdag, kunwari, dagdagdagan po siya ng 10, 6, 9, at 10. So, kanina po yung mode ng data natin is 8, kasi twice po nag-appear yung 8. So ngayon po, although nag-appear yung 8 ng dalawang beses, yung 12 isang beses lang, yung 5 isang beses, at yung 6 isang beses din. So yung 8, dalawang beses po nag-appear. However, meron pong data dito na nag-appear ng more than ng appearance ng 8. Kasi dalawang beses po yung 8 natin nag-appear. But itong 10 na to, nag-appear po siya thrice naman. So, mas maraming beses po siya nag-appear kumpara sa 8 kanina. Kaya ngayon, ang mode natin ay nagbabago. So, yung mode natin na bago ngayon ay 10. So, ganyan lang po ang pag-determine ng mode ng set ng data. Of ungrouped data pala. And, ang pupuntahan naman po natin ngayon ang median. Paano naman madidetermine ang median ng ungrouped data? So, meron po tayong dalawang cases sa pagdidetermine ng median ng ungrouped data. So, ang first case po ay if the number of data or values under consideration sa isang set ng data ay odd. ODD, odd po siya. Iba naman po ang case pag even. So, una po natin tatalakayin ang odd. So, kapag odd number of data, kunwari itong given kanina, at 12, 5, 8, 10, 8, 9, 11. So, para ma-determine po ang median ng dataset na to, una pong gawin natin ay i-arrange po yung data from smallest to largest or largest to smallest. So, either way po, ganun pa rin ang kalalabasan niya. So, pag in-arrange po natin ang dataset natin from smallest to largest, mauna pong masulat natin ang 5. So, ito pong yung pinakamaliit. Tapos, palaki po tayo. So, 8. Okay, so, tapos na po ito. Tapos na po ito. Ito naman. Tapos, 9. Palaki po tayong 10. 11, tapos 12. Okay, now, after arranging the data or values of the data set from smallest to largest or largest to smallest, i-prepare po natin ang mga values na yan. Galing sa pinakagilid, punta sa pinakagitna. Ngayon, yung data or value na si add po ito, yung value na matirang walang pair, siya po yung median. Siya po yung pinakagitna. Okay? So, prepare po natin. 5, pwede 12, 8 with 11, 8 with 10. So, itong 9 po, siya pong naiwan na walang pair. Therefore, 9 is the median of the dataset. Okay? Yan po yung median natin.
Okay, yun po yung first case lang na meron tayong odd number of data or value in the data set. Paano naman po pag even number of data? Okay, so dadagdagan lang po natin yan. Kunwari, meron po tayong twelve, five, eight, ten, eight, nine, 11, at 7, kunwari. Okay? So, meron po tayong pagbabago ngayon sa entries. Kasi po, nagiging even number po siya. May nalagdag po ng 7 kumpara sa kanina. Okay? So, arranging, ganun pa rin po yung first process. First step is to arrange the data or the values from smallest to largest or largest to smallest. So, dito, pag i-arrange po natin from smallest to largest, meron po tayong 5, 7, 8, isa pang 8, tapos meron din tayo 9, meron tayong 11, at 10, tapos 11, tapos finally 12. So meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So meron po tayong 8 na values or 8 na data sa data set natin. So, pag pinag-pair po natin pa, kagaya ng ginawa natin kanina, so, 5 paired with 12, 7 with 11, 8, 10, meron po tayong dalawang middlemost data, which are 8 and 9. So, ang gagawin po niyan, gagamitin po yun natin, ginawa natin kanina sa mean. So, ngayon, kukunin natin ang mean na dalawang pinakagitnang data na ito. So, ang mean po nila ay 8 plus 9 divided by, dahil dalawa po yung tinakuhaan po natin ng mean, divided by 2 lang po siya. So, meron tayong 8 plus 9, or yung dalawang pinakagitnang values, 8 at 9, at 8 plus 9 is 17 divided by 2. Therefore, ang median po ng data set na ito, which has an even number of values, is 17 divided by 2, which is equal to 8.5. Okay, so hindi po necessary na yung median ng dataset kapag even number of values or data sa dataset ay nandun lang din sa list ng mga values. Okay, like in this case po. So, ganoon lang po ang pagdedetermine ng mean, mode, at median ng isang dataset. So, sana po may natutunan kayo, mga friends. Kung kayo may natutunan, please subscribe para sa sunod pa natin video. Maraming salamat.